Kahit sa ang mga sulok ng mundo, makikita at makikita natin ang problema ng kahirapan, lalong-lalo na sa Pilipinas. Ayon sa survey, 22% ng mga Pilipino ay nabubuhay sa ilalim ng national poverty line. Buong araw ay pinipilit nilang kumayod para lamang maipakain sa kanilang pamilya. Makikita sa mga taong ito na tila hindi patas ang pagtrato ng buhay sa kanila. Kanya-kanyang diskarte ang kanilang ginagawa para lamang may maitustos sa pang-araw-araw. Kasama ang aming team, tumungo kami sa iba't ibang lugar para makahanap ng taong nakakaranas ng ganitong uri ng kahirapan. Nandito kami ngayon sa bayan ng San Bartolome sa Tutumas, Pampanga para makausap at masaksihan ang mga tao na naninirahan sa tabi ng sementeryo. Dito namin natagpuan si Tatang Conrado Cortez. Wait, Maya, pagapanapon po. Grade 12 ke po may nibat king Universidad ng Assumption. Kutang kaya po yung lagyan? Conrado Cortez. Si Tatang Conrado Cortez ay 51 taong gulang at nakatira lamang sa isang maliit na bahay sa tabi ng sementeryo, kasama ang kaniyang nag-iisang anak. Ating kayo po bang anak? Metong yan. Mag-aral niya po ba ngayon eh? Tinok lang yung kasaluko ng ganyan. Mag-stop yan mag-aral. Ano po yung dahilan? Bakit niya tinok ng tao mag-aral? Hindi ko lang. Saan na yung malaking mga anak po ang bakala niya ang ibisang itinok lang yan. Pero na pa yung mga lakali yan. Ikayo po, may garal kayo po ba? Kaya po, elementary po, grade 5. Hanggang grade 5 po. Care na po ni tayo na po silundan. Wala. Nano po yung obra yung yan eh? Wala. Wala akong obra yun, maluwat na ang ginagob. Bakit tali na kayo po may gobra? Ako na yun, nasakit na ako yun. Nasakit ko. Nano po yung income yung yan? Wala, ito, pinigyan ako kayo, mga nalakali. Kasya so, naman po yung kayo? Hindi, mas sapat mo rin ito, yung magkano mo panakita, ano? Magkano po kayong adol din panakita, ano? Kaya ko rin ito, may naman adol ako siya, ito, nalaya panakita mo rin, ano? Bubulang niya pa. Noko rin niyo po kukunan yung pamangan niyo kayong adol, do? Kahit itatang kayo kailala ko kayo, ating makakaya ka, magdamagkaan mo, didinan daw, wabutan nanda. Pero nung ating pa pong pagkakataon, bisa ko pa pong mag-obra? Eh, kung lagi yun eh. Nawala ko, hindi mag-obra. Naka rin kayo pumakatok ng kanya? Eh, kinagrap cemetery mo. Yan na po yung permanenteng baleyo? Oo, oh, yan na. Ganyan. Bakit kin kayo pumakatok ng? Kaya sa akin itong baleyo ko, ito kitang sa mga gidudalan ko rin eh. Yan, kaya na ako pa pag-agawang baleyo malati. Bakit depo less sa kanya? Okay, waring gabon na tutok ng karelayan ng gabon, talaga ko rin baleyo. Ika problema kong gabon. Mm. Ilan ako pong ba na makatok ng Kenny? At wala akong ba na makatok ng Kenny? Tama ka. Okay naman po yung beyo, Kene. Wala, masakit mo rin na lang. Yan, matis-tisan mo lang. Ken naman pong beyo, okay naman po itang aldo do, makanyan tang makapangano ko man pong. Oo, pinilabas nang yung manunaris pati nga. Nano naman pong pinamdaman nyo yung pelea? Sanda kayo, makanyan? Na, masakit ako. Wala kang harapat. Karelaya ka mo ka. Ito, wala mo na itanggap mo itang gawala ka. Makanan na po yung nilalabas yung patingapon niya. Yung pa, mamilalabas ka nga ng tangkaya. Patingapon, baka lukulukuhan niya kayong harap dalag. Kaya tamba po. Yun, manahe po ng oras para mag... Nano naman po yung problemang adudalanan niyo kayong Aldoldo? O ating ko pa po bang problemang adudalanan Aldoldo? Yung tangking ka kung kaya. Yung paramdaman, kumisan magsakumayos na, waman. Manitan niya.
Pero pwede na ko man daw puntok ng kene. Oo. May parang lang akong kitang mag-manage kene. Kene ko naman. Ano. Yan tayo kaya patas ang gano'y ano man yan. Ala na ko man pong problema ang ada doon na. Saan uling kene kayo makatok ng kene ng lele sementeryo? Oo. Pinitang problema kayo ka. Pinasal talaga. Tat problema yung maragulita kayo kami. Lala ang mga karapat. Wala ko problema nung problema, nakala problema na hingala. Kung napapansin, nanya naman ako. Kung atin pa pong kay, pera makanin, kay, buriya pa pong papag-aralan ni anak kayo? Well, kung naman dyan mag-graduate siya ang grade 6, sara ba ang pagkay? Kung pong uling pong mayayari kayo pong asabi yung grade 5, na ano po yung asabi yung uling makanta ko lang kayo po kitang pamag-aral. Pero kasi kita mas ating benya, tinok lang po naman kita pamag-aral po dito. Ako magtinda yung mga kwalitang kahay. Tramuti mo niyan. Ang bagong great fight. So, syempre po, bilang tatang, mas anting din po nung mayari na na kayo. Buha. Pero talo po naman, pinma. Diyan, great check siya mo sana ako. Po sa lakuan ng kini makalunos siya mo pinakayang kwayat sabi ang uling kayo ito. Pero po timo po itang anak kayo uling may tumiya mo atwa na kayo datay nga do atin niya po kayang puntalan makanya hindi ka pini ipo pinbalo yung surrender ka ng DSWD kasi hanggang masiyo ko sabili ko magpirma na ako karela naman ta limbaba may kaya na ako nagwala na ako kiti bili ko. Kulanda niya ako, kinanda niya kami. Kasi rin ka magkana ako, lala naman. Hindi kayo pisurrender kayong DSWD nga ako eh. Pagbata pag-aral din niya ako. Ang hindi pong masakit kayo, wala kayong kaya, panulo, makina? Wala, madagula rin naman kung panulo eh. Antibiotic na rin na ako niya. Kaya bisan man naman ko yung sanali. Kung makanito, sana po, ang datang na po yung do, Miss Werte, yung anak kayo. Sa harap, diyang lana ako, buli ko dyan, Miss Werte, ako atang naman. Kasi pabanwan ako ng hirate, may kakain ko, may recover ko. Bago ko si Jack Juanita, pabanwan ako ng hirate talaga. Sa harap, may matuwan akong beses, may balit ang mete. Wala na mete na ako talaga, may lana ako. Lugod din nga pong gino, buli ko pisa na bayo ko mati. Malago na talaga yung anak ko, ang lalaga niya. Tadwa na may balita ko may tayo gini. Then, pantulan na ako para nung makaburo, larabalo. May ako umuwi. Ang niya pong may sakit kayong makanya, nino po yung sinagot king kay? Nang kalabing ling asawa ko, may collapse ko, dera ako ng hospital. Karas ko hospital ako ng Dili. Dito ang abuloy at tatanang ko, 4,000 lang. Tato sobra ng abuloy ng asawa ko. Ilang pegastos ko yung hospital. Kaya kalkuta ka rin ang ospital, walang ginulunas na siguro. Huling alala kong dadalo ka, wala ka. Adyakating kong utang, yung bill ko, kaya ko nabayaran, pepal walang dyan ako. Pagkatapos ng pagkikipag-usap namin kay Tatang Conrado Cortez, pinakita niya sa amin ang loob ng kanyang tirahan. Makikita sa kanyang mga mata ang lungkot na marka ng kahirapan sa kanilang pamumuhay. Sinubukan naming makapanayam ang kanyang anak, ngunit dulot ng hiya, hindi namin siya nakausap. Naning lagyoyo. Ako po, Jamel. Ako po, Sir. Nanay, Kai, itang anak kita. Best friend po. Best friend. Nanay, lagyo. Kai po po, abiyan po. Mag-aral yun. Alinep po. Alinep po. Bakit ito na yung mag-aral? Ano po kanon na po ang visa mag-aral kini? Nano na yung grade? 4 po. 4? Nanong gagawa ng kay i-bobian? Masan po magtinda na po kini yung tindahan kini. Kini po magkakini. Sasaw piya? Nano po ita mo? Masan naman po madidina niya pong pamakan po sa sasaw piya. Pagkatapos nito, ay sinamahan kami ng mga bata kung saan nangangalakal si Pobian.
sinabing nagtatrabaho si Bobby Ann. Sinong mag-aakalang sa murang edad pa lamang ay kailangan na niyang maghanap ng pera sa kabundok na bakal para lamang maitaguyod ang kanilang maghapon. Makikita natin na karamihan sa mga mamamayang Pilipino ang walang trabaho at naghihirap tulad ni Bobby Ann at ni Tatang Conrado. Manirahan man sa tabi ng sementeryo o kahit saan, dapat ay mapanatili ang determinasyon para malagpasan ang kahirapan at patuloy na sumabit sa pagregasa ng buhay.